thanks for still being there, guys. Now, here's our review on the Honda CRF150. Watch on. Are you crazy about dual sports motorcycles? Yung dual citizen ba na pwedeng off-road tsaka on-road? Tapos maganda ang quality? May premium design and features. Kung ganun, panoorin nyo itong aming review about the brand new Honda CRF150. Ako po si Joel Hoya, and you're watching Lifestyle on Wheels Motorcycle News Ride Review. Ito ay 4-stroke, 2-valves, single overhead cam, air-cooled 150cc engine. O sige, hindi siya water-cooled tulad ng kanyang sibling na bigger brother na CRF250. Pero di naman kasi kailangan ng water cooling sa isang 150cc motorcycle. Meron siyang electric starting system, yung push start, at may kick start din, of course. Ito ay 5-speed, no? 1 down and 4 up, so 5-speed siya. Manual, of course, dahil ito ay standard sport motorcycle, no? For dual purpose. And talagang napaka-smooth ng kanyang operation. So, kadalasan kasi ng mga motorcycles na namamaneho natin na hindi talaga nasa Big Four o yung Japanese bikes na kilala, is medyo may katigasan po ang pagpihit sa cambio pag nagpapalit ka ng gears. Ito po smooth ang kanyang pong transmission all the way to the 5th gear na top gear niya. Since ito ay PGM-FI na, no, fuel injected na po siya, may katipiran po ito sa gas. So perfect po ito sa mga nagtitipid at gustong pumorma na katulad ko. Ang ride handling niya is of course yung very comfortable. Naka-straight yung iyong pong back and mas madali po siyang i-handle dahil po mas control mo ang motorcycle pag naka-straight po ang iyong back, pati relax ang iyong riding position when it comes siyempre sa mga arms niyo when you're gripping the handlebar. Pagka naman ginamit mo to for trail riding, ganun din. Mas madali siyang ilikuliko sa mga obstructions. Yung mga bato-bato dyan, naiiwasan mo sa trail, okay na okay to. And since sinabi ko nga light siya dahil siya ay 117 kilograms lang na medyo konti na lang kasi bigat ko na, is mas madali siyang buhat-buhatin, of course. Pagdating sa kailangan mo mag-push or iangat ang iyong bike kaway nagte-trail ride, or kapag nandun naman sa traffic, pag kailangan mong ipasok sa mga tight corners. At dahil 1,375mm ang kanyang wheelbase, saktong-sakto lang siya sa pagsingit mo sa mga gaps sa traffic, like yung mga gaps mo sa mga jeep. Dahil nga manipis siya, pasok na pasok yan. Huwag ka lang mataba, dahil kahit ano manipis na magbong mo, eh ang taba mo naman, eh sasayad ka at sasayad sa mga sasakyan. Smooth siya talaga i-maneho, no? Totoo lang. Yun lang, may katangkaran yung motor, 863mm ang kanyang seat height, no? So, kung ikaw ay mga 5'6", tamang plan, tiptoe yung dalawang paa mo. Pero, okay lang naman, dahil since light naman yung motorcycle, hindi ka kakabahan pagdala mo siya. At syempre, ang ground clearance niya is 285mm. Mataas. No, so, yung mga obstacles, kunyari dito sa ating Metro Manila roads, yung mga humps na napakatataas, naiwan ko ba bakit gumawa ng gano'n ng mga barangay nyo, ayaw ata magpadaan, is kayang-kaya nito. At syempre, pag nag-trail ride, yung mga matataas na bato, o yung mga branch, yung mga ugat ng mga puno, ay kayang-kaya niyang lagpasan. Ika nga, perfect for our road conditions dito sa Metro Manila na dati, baku-baku. Calling out the mayors, hello! At mapapansin nyo, guwapong-guwapo to tulad ng kanyang sibling o yung kapatid niyang CRF250. Ang kanyang front suspension ay inverted na. So, mas maganda yung inverted forks, no? Dahil mas matibay yan kaysa sa traditional forks. And yung kanyang pro-link suspension sa likod, no, is more than capable pagka ikaw ay may kabigatan o kung may angkas ka. So, smooth pa rin yung travel ng suspension sa body mo. Kasi nga, this is designed for medium off-roading. So, pagdating sa mga speed bumps, mga uneven roads, maging off-road o on-road, is maganda yung suspension niya. Hindi mapapagod ang iyong katawan sa pagtanggap ng rebound. At katulad nga nung sa CRF250 na suspension, no, dun sa harap, yung forks, is meron na siyang mudguard.
So, mas pumogi siya aside sa pinoprotektahan niya yung suspension doon sa mga dumi at yung mga pwedeng gumasgas sa loob ng internal parts nito, is ang pogi niya tignan. Katulad ko, kailangan mo lang takpan ng pagbubuka, pogi na. At pagdating sa braking, naka-disc brakes na pareho ang likod at harap. At maganda pa, pay pedal design pa siya. Sinasabi nila, magandang feature daw yun. Hindi ko malaman kung bakit. Dahil mas kakapit ba sa pedal design. But anyways, that's them. And ang kagandahan naman ito is totoo naman na makapit ang kanyang preno. Okay naman kahit hindi ito naka-ABS. At ang lagi tinatanong lang lahat, kamusta ba ang kanyang speed? Actually, 12 horsepower po itong CRF150. So, pagdating po sa kanyang torque o yung acceleration, kayang-kaya niya 0 to 60. Pero pagdating sa 100 kilometers per hour, medyo may gapang na doon pagka gusto mo umangat pa sa 100 kilometers per hour. Although, hindi naman talaga advisable for a dual sports motorcycle to go that fast, especially dahil sa gulong nito. Kasi ang gulong nito is naka 21 sa harap and 18 sa likod. So, tulad nga ng sabi namin aming friend, si Papa Mel, hindi maganda pag hindi balance ang iyong laki ng gulong, no? Para humanap ka ng top speed. Tapos, syempre, yung gulong nito ay semi-nubby tires na. Pag sinabi natin semi-nubby, it's either may percentage ng off-road and on-road. So, ang percentage nito, as we can see, is 50-50. 50 on-road, 50 off-road. So, syempre, may tendency na mag-wobble yan pag sobrang tuloy na ng takbo mo. If you want to go faster on this motorcycle, papalitan mo na lang ang gulong mo ng the same rim size na merong street tires. And I believe you will enjoy the power of the 150cc of the CRF. Siyempre, pagdating naman sa akyatan, no, malakas nga yung power ng 150 nito. Maganda yung hatak niya. Nung dinala namin sa trail, pinakita ng aming mga kaibigan, yung ating mga experts, at ako na rin, nung ako nagmaneho, so since I'm a newbie, is kayang-kaya niya yung mga pataas. Kayang-kaya ng kanyang power. Yun lang, syempre, nasa gulong na lang. Kung mas makapit yung nubby tires mo pag off-road, mas maganda yung transmission ng power niya doon sa iyong tires to carry you up on steep climbs. Nung nag-trail ride kami, maulan, so doon namin na-experience din yung dumudulas yung gulong dahil hindi naman siya 100% nubby tires for off-roading. Kaya nandoon ka sa gray area. Although makapit, in good conditions, pero when it comes to the bad conditions ng road, both off and on, medyo daan-daan lang po tayo. Let's enjoy the bike in its capacity. Okay, meron siyang digital panel, no? Ito yung meter niya, yung speedometer, no? Lahat digital na. So, doon yung odometer. Meron din doon yung high beam and low beam indicators. Siyempre, nandun din yung ating turn signal indicators. At siyempre, hindi mawawala yung ating fuel indicator. Pagdating naman doon sa kanyang headlight, napaka-aggressive na ng design na to. At yung likod din, ganun din. Medyo hindi ko lang na-typean yung design ng headlight dahil sana doon sila sa subtle layout ng design ng headlight. Mas classic kasi tignan yun kesa yung masyado aggressive. But still complements the bike's looks. And pagdating naman doon, siguradong gwapong-gwapo pa rin to pag dumaan sa kalye. Okay, pagdating naman sa kanyang looks, CRF250R inspired nga to according to Honda. So, sporty siya. Tsaka syempre yung ganitong looks ng mga trail ride motorcycles eh, hindi to nag-age eh. Kumbaga, kahit ano pang genre, pwede mo siyang ipangsabayan. Dahil ito na talaga ang looks ng mga dual sports motorcycles. At may lifestyle na to. Kapag nga tinabi mo siya sa CRF250, yung L, no, yung nireview namin, no, kailan lang, is pareho lang halos ang kanilang laki. Siguro pagka titignan mo na lang talaga ng todo, is doon mo na makita medyo may konting kaliitan itong CRF150. Regarding sa kanyang classy and premium looks, andun siya. Okay, pagdating naman sa quality, okay, tuwing ni-review na lang namin ng Honda, syempre, alam natin, yung quality nito is top-notch, no? Pagdating dito is siguradong immortal ang motor na to, basta aalagaan mo lang. Yun lang, pagdating syempre, pagkagamitin mo trail riding, medyo pag nababangga-bangga yung mga fairings nito, may kamahalan pag nabasag ang fairing mo dahil hindi naman tulad ng mga counterparts nito na marami ng mga fairings doon sa aftermarkets na pwedeng ipalit. This one, you still have to order, so medyo costly. But, saying that, this bike still is guaranteed tough. Talagang matibay yung construction nitong Honda CRF150.
Yun lang, ang pricing nito is nasa 133,000 pesos. May kamahalan po siya compared sa kanyang mga counterparts ng ibang brands, no? Kasi yung iba, less than 100K. And imagine, may 150cc rin ang Honda na dual sports, XR150, na definitely mas mura kesa dito. Pero again, hindi naman dun natin tinitignan ang motorcycles. Para bang bumili ka ng Apple products, yung iPhone, alam naman natin na mas maraming magaganda pagdating sa features na galing sa ibang Android phones, pero binibili pa rin natin yung Apple iPhones kasi nga iba yung feel of owning it. Parang ganito rin pag naka-CRF ka. Iba yung feel na meron kang Honda CRF150. For our take, no, if we will be recommending this bike, syempre, if you're a hardcore trail rider, medyo mas marami pang bikes dyan na pwede mong gamitin. Pero since nga hardcore ka, is kaya mo naman gamitin ang bike na to, yung power niya, yung bigat niya, kakulangan niya pagdating sa trail riding, no, yung 100% ite-trail ride mo, is okay naman siya, no? And pagdating naman kung gagamitin mo siya araw-araw as your daily bike to commute from A to B, ay, definitely this bike is the best. Aside sa quality na, at alam mong worry-free ka, and yung comfortable riding stance, yung gwapo ka pa, iba yun eh. Yung iba nga gumagastos para lang maging maganda. Eto, uupuan mo na lang. Gwapo ka na. So, kung nagustuhan niyo po aming review, alam niyo nang gagawin niyo, click that like button and subscribe kung di pa ay subscribe sa aming pong YouTube channel. Pindutin niyo rin yung bell button para kayo ay maging updated sa aming pong mga nilalabas na videos. At syempre, kung gusto niyo pang mapanood ang aming mga videos, yung mga nakaraan na aming pinost at yung mga bago, visit www.motorcyclenews.com. At kung kayo'y maraming angal sa akin, pwede nyo naman po ako i-message or magbigay ng comments nyo sa amin po email address na lifestyleonwheels.jadmedia@gmail.com. And kung kayo ay walang magawa kundi mag-social media all day, meron din po kaming social media, ang amin pong Facebook at ang Instagram account. Just look for Lifestyle on Wheels at saka yung Motorcycle News Magazine. Okay guys, tapos na po ang ating pong ride review. Again, ako po ang inyong lingkod, si Mr. Joel Hoya, nagsasabing sa ating muling pagkikita, sigurado ko po sa inyo, ito pa rin ang pagmumukhang naharap sa inyo. Okay guys, thank you for watching Lifestyle on Wheels Motorcycle News Ride Review. Dual sports motorcycles are the best in any road condition, especially here in the country. Alright, that's all for now guys. We hope you stay tuned to us here in Lifestyle on Wheels on Traffic Network. Again, I'm your host, Kajo. Thanks for watching Lifestyle on Wheels TV. See you next time, guys.